Nagdadalamhati ka pa ba ngayon at nahihirapang mag-move on sa pagpanaw ng iyong mahal sa buhay? May mabuting balita ang Panginoon sa iyo ngayon. Maligayang araw ng Sabado, Kapanalig, 29 ngayon ng Hulyo, kapestahan ng magkakapatid na sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito. At sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating lumago tayo sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughter of St. Paul. Pakinggan natin ang pagpahayag ng pananampalataya ni Martha na kayang buhay ni Jesus ang yumao niyang kapatid na si Lazaro sa mabuting balita ngayon. Pagdating ni Jesus, 4 na araw na palang nakalibing si Lazaro. Marami sa mga Hudyo ang pumunta kina Martha at Maria upang makiramay sa kanila dahil sa pagyao ng kanilang kapatid. Kaya pagkarinig ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Si Maria naman ay nakaupo sa bahay at sinabi ni Martha kay Jesus, "Panginoon, kung naririto ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit na ngayon, alam kong anuman ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay ito sa iyo ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babangon ang kapatid mo." Sumagot sa kanya si Marta, "Alam ko, nababangon siya sa muling pagkabuhay sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mabubuhay ang naniniwala sa akin kahit na siya ay mamatay. Hinding-hindi mamamatay ang bawat nabubuhay sa paniniwala sa akin. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Sinabi niya sa kanya, "Opo, opo Panginoon. Naniniwala nga ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na dumarating sa mundo." Ang kwento nina Martha, Maria at Lazaro, ang magkakapatid na kaibigan ng Panginoong Jesus, ay isa sa mga familiar stories sa Biblia. Isang kwento na nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating muling pagkabuhay sa langit. Sobrang kalungkutan at hapis ang nadama ng magkapatid na Maria at Martha sa pagkamatay ni Lazaro. Hindi agad sila naniwala sa ating Panginoong Jesus nang kanyang sinabing muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sa pagpapatuloy ng kwento, binuhay nga ng Panginoon si Lazaro. Ang kamatayan ay isang realidad sa ating buhay na hindi natin matatakasan. Kailangan natin ang pananampalataya sa Panginoon upang lubos nating maintindihan at maisabuhay ang turo ng simbahan tungkol dito. Paalala ito na tayo'y mga pilgrims o pawang manlalakbay lamang dito sa lupa at ang tunay nating tahanan ay ang langit, ang buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Kaya sinabi niya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." Kaya ang salitang sumakabilang buhay ay mas makahulugan para sa atin kasi sa salitang namatay. Hangad natin na makamit ang buhay na walang hanggan sa tulong ng grasya ng Panginoon kapag sumakabilang buhay na tayo. Kaya habang nabubuhay pa tayo sa mundo, sikapin nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang utos na magmahal sa Diyos ng higit sa lahat at sa kapwa gaya ng sarili. Ito ang magiging tiket natin pagpasok sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw-araw na mga biyaya. Salamat po sa aming buhay at sa iyong pangako na buhay na walang hanggan. Hinihiling po namin na maging malalim at matatag ang aming pananampalataya.
tulungan mo po kaming maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Sa iyong mga biyaya, naway maghari ang pagmamahal, pagpapatawad at pagpapakumbaba sa aming buhay. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang malasakit at habag ng Diyos ating tularan ng kanyang pag-ibig ang manaig sa ating pakikipag-ugnayan.